Magandang umaga mga kamarites, ano ang latest viral at trending ngayon sa mundo ng social media? Ang di umano'y balitang kumpirmadong nanganganib nga daw di umano ang pagkapanalo ng presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio. Ito nga ay matapos mapag-alaman na di umano'y may plano ang kanyang kalaban na di umano'y dayain ang magiging resulta sa darating na 2022 national election. Ito nga ay kung pagbabasihan ang lahat ng mga ginawang survey online kung saan ay palaging nangunguna ang presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio, at ngayon ay pumapangalawa na sa kanyang pwesto ang former Senate President na walang iba kundi si Teto Soto. Matatandaan kamakailan lamang na sobrang layo di umano ang agwat ng kanilang nakuhang boto sa lahat ng ginawang survey online, pero ngayon ay bigla na lamang daw di umanong bumulusok pa itaas ang nakuhang boto ni former Senate President Tito Soto na may agwat lamang daw na 10%. At ayon nga di umano sa ating mga political expert ay ang 10% daw na ito ay kayang-kayang dayain di umano sa darating na halalan, and with that being said ay malaki daw di umano ang posibilidad na matatalo ang presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio laban sa former Senate President na walang iba kundi si Teto Soto. Ito ang Marites Latest na pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang full update mga kamarites, kung bago ka pa lamang sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para mas magiging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong kamarites video na i-upload namin. At yun na nga mga kamarites, ito na ang latest viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang kumpirmadong malaki nga daw di umano ang posibilidad na madadaya ang presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio sa kanyang pagtakbong vice presidente ng Republika ng Pilipinas sa darating na 2022 national election. Ito nga ay matapos bumulusok bigla pa itaas ang nakuhang boto ng former Senate President na walang iba kundi si Tito Soto sa lahat ng survey na ginawa online na umabot ng 10% lamang ang kulang nito para di umano'y malampasan niya ang nakuhang boto ng presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio. Banat pa di umano ng mga political expert ay kung gusto hindi umano ng kalaban na dayain ang magiging resulta sa darating na 2022 national election ay malaki di umano ang posibilidad na matatalo daw talaga di umano ang presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio, kasi nga ay 10% lamang daw ang kulang ito para mahabol niya ang nakuhang boto ni Mayor Enday sa lahat ng survey na ginawa online. Ngunit banat pa di umano ng marami sa ating mga kababayan ay hinding-hindi di umano nila hahayaan na mangyari iyon, kasi nga ay matagal na daw di umano silang mulat sa katotohanan, at matagal na daw di umano nilang alam kung sino ang kanilang dapat na suportahan at iboto sa darating na 2022 national election. At yun ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. for president, at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio for vice president. Kaya naman payo ng marami sa ating mga kababayan ay huwag na lamang daw talaga nilang ituloy ang kanilang planong dayain ang presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio, kasi nga ay hinding-hindi di umano sila magtatagumpay, kasi nga ay hindi-hindi di umano nila hahayaan na madayang muli ang posisyong vice presidente kagaya na nangyari noong last 2016 presidential election na natulog lamang ang mga tao at
kinabukasan, bigla na lamang nanalo si Vice President Leni Robredo sa paggabi si Presidente ng Republika ng Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito, mga kamarites, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kamarites at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And Kamarites posted, dadayain si Mayor Sara, oh come on, hinding-hindi mangyayari yan kasi hinding-hindi namin yan hahayaan na mangyari kasi ayaw na naming mga politikong trapo na walang ibang alam kundi pagnakawan lamang ang kaba ng ating mahalabayan. Yes, tama ang narinig ninyo, kaya naman tumatakbo ang ibang mga presidentiables dahil may hidden agenda sila at yun ay talagang hindi nakakatulong sa pag-unlad ng ating mahal na bayan at puro pang sariling interest lamang. Kaya naman ako bilang isang simpleng botante ng ating mahal na bansang Pilipinas ay hindi ko hahayaan na manalo muli ang mga pulpol na mga politikong ito kasi sila naman talaga ang tunay na salot na sumisira sa ating mahal na bayan eh. Kaya naman gagawin ko ang lahat ng aking makakaya kasama ang pamilya at mga kaibigan ko para hindi lamang madaya si Bongbong Marcos at Mayor Enday sa darating na halalan kung pwede ay hindi na kami matutulog eh at kung pwede ay bantayan namin 24/7 ang mga balota para talagang walang makalusot na mandaraya sa halalan. Hashtag, we will secure the future of our country. Nako naman, ganyan na ba talaga kadumi ang kanilang mga galawan? Ganyan na ba talaga kadesperado ang ibang mga politiko na makuha ang kanilang gustong posisyon, mandadaya na lamang para manalo? Nako naman, sa mga nag-iisip na mandaya dyan ay huwag na lamang ninyong itutuluyan kasi nga ay matagal na kaming mulat sa katotohanan at matagal na naming alam kung sino ang aming susuportahan at iboboto sa darating na halalan. Hinding-hindi na kami magpapaloko pa sa mga mabulaklakin yung magsalita na wala namang gawa at hindi na kami basta-basta pang boboto sa darating na halalan kasi gusto na namin ng tunay na pagbabago at makakamtan lamang namin yon pag ang iboboto namin ay yung politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin ng magiging susunod nating leader at yun ay katulad ni PRRD na matapang, matalino at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at kayang-kayang ipagpatuloy ang lahat ng mga magagandang proyektong na simulan ni PRRD na talaga namang nakakatulong hanggang ngayon sa marami sa ating mga kababayan at ang mga politikong iyon daw ay walang iba kundi si Bongbong Marcos for President at Mayor Enday naman for Vice President. Hashtag Bongbong Marcos Sara for the win. Hashtag victory is near to come. End quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kamarites ay kumpirmadong kanila nga di umanong sinasabi na kanila di umanong gagawin ang kanilang makakaya para lamang hindi matuloy ang plano ng mga kalaban sa politika na dayain ang presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio sa darating na 2022 national election kasi ayon di umano sa kanila ay talagang gusto na di umano nila ng tunay na pagbabago at makakamtan lamang daw di umano nila iyon kung ang kanilang susuportahan at iboboto ay yung politikong nagtataglay ng mga katangiang dapat taglayin ng magiging susunod nating leader at yun ay matapang, matalino at may tunay at totoong pagmamahal sa ating mahal na bayan at kayang ipagpatuloy ang lahat ng mga magagandang proyektong na simula ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni PRRD na talaga namang nakakatulong sa ating mahal na bayan at ang mga politikong iyon daw ay walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at ang presidential daughter naman na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio sa pagka-vice president
presidente ng Republika ng Pilipinas. Ano na mga Kamarites? Nagustuhan mo ba ang bagong latest update? Well, ano pang inaantay mo? Click mo na ang like at i-share mo na din ang videong ito para mas marami pang makaalam sa mga Kamarites video na